At ang huling sasabak sa ating Horror House Challenge, ang komedyanteng si May Bautista. Yay! Ganito mo to, parang nanalo sa isang game show. Alam mo, teka, to? Makatawa ka pa kaya pagpasok mo sa loob ng bahay? Oh, may good luck, ha? Oh, sandali lang. Pwede mo pwede mag-emote? Oh, sige, mag-emote. Sa totoo lang, hindi ko alam ba't ko kinuha itong ano to. Eh, kaliwaan ba itong bahay na to? Diyos ko, Lord! Bigayin mo, babe. Actually, hindi ko maigdan din sarili ko. Ba't taon-taon ginagawa ko to, eh? My God! Diyos ko, Panginoon! Ba't ko ba ito ginagawa? Sa bayad! Oh, mag-tracking shot muna. Cameraman din ako, eh. Ito na. Ang sakit! Naitik. Sandali lang. Huwag mo na kayo lalapit. Ano to? Diyos ko! Ay! Horror boot ba to? Naihi na siya! Uy, naihi ka na dyan! Unahan ko kayo! Wala na akong boses! May, baka naman abutin na tayo ng liwanag! Kalaglag pa! Oh my God! Nagutom ako! I wonder, sino kaya ang nagwagi sa ating challenge? Ang pinakamabilis sa lahat, si Poo. Congratulations! Ito, kakaiba to, t-shirt. Yan, di ba? Oh, kita mo naman. Yay! Base sa ginawa namin challenge, may ilang mga bagay na siyang pinagmumula ng ating takot. Una na nga rito, ang dilim. Kaya nga marahil, karamihan sa mga kwentong katatakutan na ating naririnig nangyayari sa gabi. Siyempre pag madilim, hindi mo makita kung ano yung pwedeng umatake sa'yo. Hindi mo makita kung safe ba yung dinaraanan mo, safe ba yung inuupuan mo, hinihigaan mo. So many things are unknown pag madilim. So nakaka-trigger siya ngayon ng parang anxiety na, okay, anong pwedeng mangyari dito? Kahit ano pwedeng mangyari. Maski nga ang temperatura sa ating paligid, nakapagpapatindig din ang ating balahibo. Halimbawa na lang kapag nakaramdam tayo ng malamig. Meron din naman yung relationship sa survival instinct natin. Kasi syempre ang kalusugan natin, malaki ang nakadepende yan sa okay ba yung ating kapaligiran. So kung biglang bumaba yung temperatura, ayan, pwedeng bigla natin maisip na yung katawan natin ay pwedeng magkasakit. So pinoprotektahan din niya yung ating sarili. Sa huli, hindi namin layunin na gawing katatawanan ang kababalaghan o paglaruan ng paniniwala ninuman. Sa ginawa naming mga hamon, naway matutunan sana nating harapin ating mga takot. Dahil sa totoo lang, gaya ng mga sinasabi nating maligno, espiritu at mga elemento, ang takot madalas nasa isip lang din natin.